Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Christopher Alcibar, para sa ating YouTube channel, Laban sa Bungiro. Inanyayahan ko po kayo na mag-like, share and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, at karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang stress management, no? Fighting cat transported by airplane. Ayan. Shout out po kay Sir Rolando Bilway. So ang tanong po niya, Sir, good day. Ask ko lang kung nasubukan niyo pong isakay sa eroplano ang manok. Tapos kinabukasan ay laban na po. And then baka pwede po paki-vlog po kung ano mga ginagawa mo para hindi ma-stress ang manok at maka-jet lag. Ayan. Yan po ang tanong ni Sir Rolando Bilway. Ayan. So mga kasabong, pag-usapan natin ang stress management. Ang stress management mga kasabong ay dalawa po. Ito po yung physical stress at saka yung emotional stress. Ayan. Unahin natin yung physical stress. Ang physical stress po ay ito po yung extreme heat and cold. Sobrang init, sobrang lamig. And then overwork. Sobra mo ng pakas ka, sobra na sa kuan. Yun overwork. Or injuries. May injuries siya. Ayan, may stress din ang manok niyan. Or illness. May sakit ang iyong manok panabong. And then, malnutrition. Pag malnourish yung manok mo, stress din yan. Parasites. Kung may mga bulati, kuto yan, of course, stress din ang manok mo yan. Handling. Paano mo hinandle yung manok, may stress din pag hindi ka marunong. Ayan po mga kasabong. Traveling. Ayan, etc. Transported by airplane. May stress din po. Ayan. So, yan ang una, yung physical stress. Yung pangalawang stress ay ang emotional stress po. So, ang long caging po, matagal mong nilagay sa karton, nagkakaroon po ng stress niyan. Lack of rest, may stress po ang manok din. And din sa traveling, mas lalong may stress po ang manok. Ayan. So, dalawa, physical stress at saka emotional stress. Ayan. So, what to do? Ano bang gagawin natin para ma-prevent natin yan na mga stress? Well, mga kasabong, to prevent the stress, ang gagawin nyo po ay protect from extreme weather. Ayan. Kaya nga, mayroon tayong mga tipis para makatago yung manok natin sa sobrang init at saka lamig ng panahon. Ayan po. Ample room to exercise. Malaki yung exercise yan. Hahabaan mo yung tali niya para makalakad-lakad siya, roaming around. Ayan po. And then, not be cages. Huwag ninyong ilagay palagi sa kulungan kasi po ma-stress yan siya. Ayan po. So, deworm and delos. Ayan po. Para wala siyang mga bulate, wala siyang kuto. Ayan. And then, access to water at all times. So may tubig siya. Pagka nauhaw, may tubig nakalagay. Hindi lang mainitan. And of course, handle as little as possible. Kailangan, huwag mo masyadong palagi mo na lang hinahawakan o palagi mo na lang hindi makakapahinga yung manok. Ganon po yung to prevent the stress. Ayan. Balik tayo mga kasabong sa tanong ni Sir Rolando Bilway. Ayan. Kung nasubukan ko na raw na magbiyahe ng manok. Yes sir, nasubukan ko na po. Nasubukan na namin na mag-transport po sa eroplano. And din kinabukasan, laban na po. Example, galing kami ng Maynila papuntang Davao. It cuts na araw ng Davao. It cuts derby sa Matina po. So, ang laban namin, 8 manok, talo ang 6, 2 lang yung panalo.
Ganon po. So ang nangyari, hindi maganda ang kilos ng manok. And then nagtaka kami bakit wala na sa pukos, and then malambot na yung manok. And then nagpa-meeting si Mr. Graho, Bong Graho, na pag-alaman namin na na-stress po sa pagsakay ng eroplano. Kasi nga po ang manok, at that time wala pa po kaming knowledge regarding sa stress management. Ayan, sa transportation po sa ating manok na isasakay po sa eroplano. And then later on, may mga dervis na sumasakay kami. So, alam na namin. So, ganito ang gagawin ninyo pag sumasakay kayo sa eroplano. So, pag sumakay kayo ng eroplano, mayroong stress talaga yan. Alam mo kung bakit? Sa traveling po, physical stress na yan. Ayan. Lalo na mga kasabong pag ang eroplano ay nasa taas na, ang high altitude. Pagka nagkamali po ang piloto ng pagbigay ng oxygen sa atin, kahit tayong mga pasahero, mahihirapan tayong huminga. Sumasakit yung tainga natin dahil kulang sa oxygen po yun. So, mas lalo na yung manok natin, nasa karton pa, nasa baggage compartment pa yun. Nahihirapan nga tayo, mas lalo na yung manok na naka-karton. Ayan po. So, kailangan kasi sa oxygen po, 19 to 21 po, that is breathable na hangin. Pero mag-down na siya ng 18 pababa, hindi ka na makahinga at saka magkakaroon na ng difficulty in breathing sa'yo. So mas lalo na sa manok na karga mo. Pangalawang rason mga kasabong, pagka sinakay mo yung manok, syempre nakakarton. Ano ang sabi ng airlines? 1 hour before departure, it should be nasa aeroplano ka na. So meaning, pag binigay mo doon, ang manok mo doon sa airlines po, pasasakayin mo na, definitely po, pagka isang oras po yung biyahe natin, normally, 3 hours to 4 hours po ang gugugulin ng manok na nasa karton. Pag nilagay mo sa karton, long caging, that is stress sa manok. Ayan. So, lalo na noong kami ay na-stress yung manok namin, pagdating namin ng Davao City, hindi namin binuksan yung manok, nilagay kagad sa kulungan without any concern na kung paano siya i-ano. Kaya yun natatalo kami. Pero ganito ang gagawin ninyo pagka sumakay po kayo. Before kayo sumakay ng eroplano or i-turn over ninyo doon sa airline management yung karga ninyong manok, spray fine mist of water sa mukha, sa kilikili, sa puwet. Ayan, huwag mo lang basain masyado. Lagay sa karton and then painumin nyo po ng anti-stress. Ayan po. And then may kain siyang konti para hindi siya magutom. Isa po sa mag-stress ang manok ay ang gutom. Ayan, pakainin mo ng konti, that is 5 grams. Bawiin mo na lang pagka nagkarating na kayo. Ayan, huwag nyo lang din busugin. Ayan po. And then mga kasabong, pagdating po ng eroplano, pag nakuha nyo na yung karton, ang gagawin nyo po ay kuhanin yung manok isa-isa, spray naman ng pine mist and then pahingahin. Palanghapin mo sa normal breathable na hangin na sa paligid natin. Ganun pong gagawin and then magpainom na naman kayo ng anti-stress. Ayan. Or kung hindi man, medyo pakainin mo sila ng mga matatamis or kung mayroon kayong honey, yung honey isang kutsara, lagyan din nyo ng tubig, ipadips mo siya ng 2 dips or 3 dips para magbalik, mag-circulate yung nawala niyang power, yung glycogen na tinatawag. Ganon po, para hindi ma-stress yung manok. Ayan. So, pagdating po,
Ang pinakadabis po, mga kasabong, ay dapat mayroon kayong mahousingan na manok, na farm. Ayan. Malagyan sa mga manok ninyo na walang sagabal, walang ingay, makapahinga ang manok. Nung kami natalo po ay diretso po kami ng sabungan, kinabukasan pa po ang derby. So, kulungan lang dahil marami din naman doon na hindi naman pwede ilagay mo dyan yung manok mo, nasa kulungan lang. Ayan. So, kailangan ang housing para pwede mong patulugin sa tipi para makalanghap. Magsi-circulate kasi yung bodies ng manok natin pagka nasa ambience po ng natural habitat nila. Ganon po. Pagdating po sa housingan ninyo or paruroonan, iano ninyo, streets and clean out yung manok at saka ilagay muna sa 3x3. Ayan. Andin mga kasabong, focus po kayo sa inyong manok panabong. Titignan nyo po. Baka na-stress na talaga yan. Kasi hindi pwede siyang ma-stress kasi kinabukasan laban na. Ayan. Ayan mga kasabong, nabigyan ko naman kayo na tips. Maraming salamat pala kay Sir Rolando Bilwe sa kanyang request. Sana ay mag-like, share, and subscribe kayo para updated kayo sa ating mga videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, and karunungan po tungkol sa sabong. Marami pong salamat sa inyo.